Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapan na huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nilapit ni Simon Pedro ang kanyang biyanan kay Jesus dahil ang kanyang biyanan ay nilalagnat. Pakiramdam nga natin yung sarili natin. Palagay ko, tulad ko, palagi din yung pinapakiramdaman yung sarili ninyo. Ano ho? Sapagkat alam naman natin na isa sa simptomas ng COVID ay fever, lagnat. Ang lagnat ay hindi sakit, kundi simptomas. No? Alam natin na pag ikaw ay nilalagnat, ibig sabihin, something is infected inside you. You're infected or somebody is namamaga inside your body. No? Ganun yun eh. Symptoms, hindi sa sakit. Indication na something is wrong. Okay? Kaya lagi nating pinapakiramdaman yung ating sarili. Alam niyo mga kapatid, sa panahong ito ay marami sa atin na naging very prayerful. Di ba? Yung mga taong hindi nagdadasal, napapadasal talaga. Di ho ba? At marami ngayon talaga ay kay Lord na lang hahawak, sa Diyos na lang talaga hawak. Kasi talagang time is so uncertain, no? Alam natin yan, dahil nga sa COVID, di natin alam kung hanggang kailan ba ito? Paano ba ito magwawakas? Akala natin ay patapos na. Kasi marami na sa atin ay bakunado na, di ba ho? Ako, bakunado rin ako, fully vaccinated na ako. Kaya lamang yung may mga kasabay ako, kasabay ko pa nagpa-injection, fully injected, namatay. Kaya talagang ano yan, no? Kanino ka pakakapit? Hindi ka pwedeng kumapit sa bakuna. Of course, umaasa ka na sana yung bakuna makaligtas sa atin. Ano? Sana yung bakuna ay mapaglabanan, kung tayo man ay dapuan ng COVID, yung mapaglabanan talaga, yung lumakas ang ating immune system para mapaglabanan. Kaya lang, nobody is certain or sure about that. No? Kaya, umaasa na lamang tayo at siyempre, talagang doble ingat. Ang problema nga kasi, hindi natin nakikita yung kalaban natin. Yun ang pinakamahirap. No? Hindi natin nakikita. At kahit sino pwedeng maging carrier. At kadalasan, ang nagdadala pa sa atin ay kasama natin sa bahay. Kaya nga po, by family, pamilyahan talaga ang nagkakasakit. Alam nyo, sa amin po mga pari, marami na po talaga ang dinapuan ng COVID.
may isa na nga kaming namatay, no, si Father Paul Merida, ang parish priest ng San Jose, dyan sa Montalban. Kapitbahay ko lang dati yan eh. Namatay sa COVID, no? At marami kaming kapatid na pari ang talagang buong family nagkakasakit. Kahapon lamang ay isa sa aming pari ang namatay ang tatay. Nagkasakit buong family pero yung tatay namatay. Pero yung iba ay medyo okay na daw po, no? So nothing is sure now, no? Talaga ang pwede na lamang nating panghawakan ay ating Panginoon. So pag-usapan natin ang sakit, no? Bakit nga ba may nagkakasakit pa? Sana wala na lang sakit, no? Ginawa ba ng Diyos ang sakit? Sagot, hindi, no? Nung unang likhain ng Diyos ang tao ay nakikibahagi sa walang hanggang buhay ng Diyos. Kaya nga lamang, nung ang tao ay nagkasala, naging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ito ang minana natin, no? Nagmana tayo ng isang kalikasang sugatan. We inherited a wounded human nature. Isang human nature na weak and fragile, no? Nagkakasakit, namamatay. Yan ang ating minana. Pero originally, sa plano ng Diyos, wala iyon. Wala. Kaya nga isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang paghilumin ang sugatang kalikasan ng tao. But of course, that will take time, no? Hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magkakasakit, hindi tayo namamamatay. Talagang bilang tao, lahat tayo ay haharap sa ganyan. Ayaw man nating magkasakit, may nagkakasakit. Ayaw man nating mamatay, haharapin talaga natin yan. At maaring iisipin ng iba, bakit may namamatay? Bakit may gumagaling? Yung bang namamatay ay hindi love ni Lord? Yung bang gumaling ay love ni Lord, no? Huwag nating isipin yon. Pantay-pantay ang magpagmamahal sa atin ng Diyos, no? Kaya lamang nga, lahat tayo, mayroon tayong takda. Alam niyo ba yon, yung takda? Mayroon talaga tayong takdang araw. Hindi natin alam kung kailan. Si Lord lamang nakakaalam kung kailan. Pero lahat tayo mayroong takdang araw na tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Hopefully, no? Talagang si Lord ang kumuha sa atin. Ang masama ay si Satan, no? So hopefully, ang kumuha sa atin ay si Lord, no? So lahat tayo ay may takda. Totoo tayong lahat ay natatakot na magkasakit ng COVID, no? Pero meron tayong mas higit na dapat katakutan. No, hindi ka nga namatay sa COVID, namatay ka naman sa kasalanan, di ba? Hindi ka nga namatay sa COVID, namatay ka naman sa pagnanakaw, di ba? Pagnanakaw sa panahong ito na ang dami nagdurusa, pinagnakawan mo pa yung mga taong nagdurusa. Di ba? Huwag tayong matakot sa pumapatay lamang ng ating katawang lupa. Matakot tayo sa pumapatay ng ating kaluluwa. Matakot tayong magkasala. Matakot tayong, no, lumabag sa utos ng Diyos. Sapagkat yan ang tunay na ikamamatay natin. No? Yan ang tunay na ikamamatay. Yan ang higit na dapat nating katakutan. Sapagkat lahat naman tayo, dapuan man ng COVID o hindi, lahat naman tayo ay may takdang araw na tayo ay haharap sa ating Panginoon para magsulit. No? So mga kapatid, nawa ay patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon na dahil siya lamang talaga ang katiyakan natin. No? Siya lamang talaga ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang pinagdadaanan natin ngayon, no? Kaya patuloy tayong manalangin, patuloy na manalig, at sa tulong ng panalangin ng Birheng Maria, ang Birhen ng Aransasu, tayo ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon.